suportahan ng mga charity vloggers, Kalinga Reactors, nakatuwang sa programa ni Kuya Val Santos Matubang. I-subscribe ang kanilang mga YouTube channel. Please subscribe. Ito Money Vlog. O yun po, no? Si Erica ay binuking ng kanyang classmate. Ano? Papanoorin po natin yung video at bibigyan po natin ng konting reaksyon. Pero bago po yan, ako muna po ay bumabati sa inyong lahat na magandang umaga, magandang tanghali at magandang gabi sa inyong lahat, mga kapatid. Saan man kayo ng panig ng mundo naroon ngayon ay mag-iingat kayo palagi at pagpalain kayo ng ating Panginoon. Maraming salamat din po sa patuloy na tumatangkilik sa aking YouTube channel at nanonood sa aking video reaction. Patuloy lang po natin sa portahan sila Kuya Val Santos Matubang, Kalinga Prab at Ate Edna Vlog. Kung nanonood po tayo ng kanilang mga video, ay huwag po natin skip yung ads upang sa ganun ay patuloy tayo makatulong sa kanilang adhikain sa pagtulong sa ating kapwa na naghihikaw sa buhay. O ito po, no, yung video na kung saan ay nagkwento, ano, si yung pong kaklase ni Erica, no, kay Mr. 20 Boys. Ano po, at ang kabuuan po ng video ito ay mapapanood po natin sa YouTube channel ni Mr. 20 Boys Vlog. Ano po ba si Erica? Ang klase mo si Erica? Aisha? Binabanggit sa'yo si Erica? Wala. Kumusta man si Erica bilang klase? Ayos man po. Pinapansin ka? Opo. Mabait naman si Erica? Mabait pa siya kay Erica. Anong masabi mo kay Erica nung unang muna kilala tapos ngayon nasikat na siya? Ano po? Dati man lang po nang noon po hanggang ngayon mabait pa din po sa ate Erica saka matulungin po. Matulungin? Kagaya ng anong tinutulungan ka? Hindi po, kapag may mga project po, baga parang kapag need po namin ng laptop, tapos ano, dadalay po sa school, yung sa kanya po pinaperang pinapagamit. Pag nakalungkot isipin na parang yung pa ayaw na magpa-vlog. Okay. Ano din po ay, nang nabibisi din po kasi kami kasi po, ano po, nang ma-exam. Tapos, ang gawa po kasi sa amin, kami na po yung na-lesson, binibigay po sa amin yung ilalesson namin. Tapos, ang kailangan po baga namin yung ipag-aralan kung ano yung mga topic na yun. Kasi po, bukod po sa ilalesson namin, natanong pa po yung teacher. Ibig sabihin, yung teacher nyo maigpit? Hindi man po, kumbaga po, pinaprepare lang po kami para po baga sa kami. Na ano, na iba na hirap po baga magsalita sa unahan. Parang kahit alam niya po baga yung ano yung alam niya po yung sagot, parang hindi talaga siya na nasagot. Opo, kaya ang ginagawa po at ano mga teacher, estudyante na po yung pinapalit. I mean, hindi mo pinapalit, parang sila lang yung ma-lesson una, tapos ilalesson ulit po nung ano. Ibig sabihin, ano sa tingin mo, bakit, ano, bakit, parang umiiwas, o parang ano lang, halimbawa, parang umiiwas na si Erica sa pag-vlog. Kulot, ano pala yung sa tingin mong dahilan kung bakit? Parang, ano, parang ayaw magpa-vlog ni Erica? Siguro lang, patingin ko lang po, parang gusto niya po magpa-vlog. Kasi lang po, yung schedule nga po namin sa pag-aaral na yung ma-ilinis po ba ganyan na oras dun sa pag-aaral. Kasi po, marami din po activity sa isang araw po, may lima po kaming subject. Dun po sa limang yun, may assignment, may activity yung dapat gawin, may group activity, may reporting. Kaya po, siguro po, hindi po kasi dun sa, ano nga, sa time limits niya po. Siguro yun ang dahilan, ano, kung bakit di muna nagpapa-vlog si Erica, ano. Pero sa tingin ko, parang hindi man ano, sa ayaw na magpa-vlog si Erica. Ano, mabait naman din yung mga lolo-lola niya. Siguro nagkataon lang na-busy siguro sa school, ano. Pero hindi natin din alam yung pinakadahilan, ano. Kung bakit naghihinto muna sa pagpa-vlog. O yun po, napanood po natin yung video, no. At dito nga po ay ibinunyag ni Kulot, ano, yung ugali ni Erica, ano po. Si Kulot po ay kaklase ni Erica at yan po ay kapatid ni Bumbay, ano. Siya po ay dancer ng Kalingap. Pero tungkol po doon sa pag-ayaw ni Erica doon sa pagbablog ni Kalingap Rob, eh wala, wala naman pong nasabi itong si Erica, ano. Wala pong naikwento, no, kay Kulot, ano.
Basta ang alam daw po niya, ay si Erica ay parang umayaw dahil nga po sa ang time sa pagpasok ay talagang punong-puno, ano? Yung isang araw daw po ay talagang kulang pa, ano, sa pag-aaral ni Erica. Kasi napakarami daw po nilang assignment, ano, at parang gumagawa po sila ng lesson. Kasi nga daw po, pagkakatapos ng teacher magturo, eh sila naman po ang pinapatayo sa unahan, ano po, upang mag-turo din. Ano po, yun daw po ay paghahanda, ano, para sa kanilang pagka-college. Ano po, tama naman po yun, ano. Kumbaga, ay sinakripisyo ni Erica yung, yun nga po, yung sa pagbablog ni Kalinga Prab, ano po, kasi doon sa kanyang pag-aaral, ano. At sabi niya nga po, ay magpo-focus na lang siya sa kanyang pag-aaral, ano. At yun din po ang sabi ni Kulot, ano, maaaring yun nga daw po talaga ang dahilan. Kasi siyempre, eh kumbaga kung binablog siya ni Kalinga Prab, eh baka nahatak yung kanyang oras, ano. Sa bagay, half day lang naman po siguro yung paggawa ni Kalinga Prab ng pagbablog sa kanya, ano. Siguro mga ganun lang, ano, tapos na, ano po, kasi medyo matagal-tagal kasi din yun, eh. Teleserye kasi yun, eh. Kumbaga eh, talagang dapat eh yung pagkakagawa noon ay eh, parang pelikula, parang ganoon, ano po, kasi teleserye nga yun, eh, ano, yung Edrica, ano. At ayun naman po ay eh, magde-end din yun bandang huli, kaya lang eh sa ngayon eh nag-end kaagad. Nag-end kaagad kasi ayaw na nga ni Erica magpa-vlog, ano. At yun nga po, si Erica daw ay mabait, sabi ni ano, ano ni Kulot, ano, pag wala daw po laptop ay eh, kinukuha daw po ni Erica yung kanyang laptop, dinadala sa school at pinapahiram doon sa kanyang mga kaklase na nangangailangan ng laptop, ano, para makagawa ng assignment. Ano, malaking tulong po kasi ang laptop sa ano, sa isang estudyante, at napaka swerte ni Erica kasi siyempre nagkaroon po siya ng mga gamit sa kanyang pag-aaral, katulad po ng laptop, ano po, kumbaga may nag-sponsor sa kanya ng laptop. At parang pagkakaalam ko si June A din nagbigay sa kanya ng laptop. Kasi si Joy ang nagbigay po ng laptop eh itong si Mr. John A. Ano po? At maaaring yung kay Erica ay galing din kay John A. Ha? Kung ako po hindi nagkakamali. Yun po ang parang napanood ko dati. Kaya, yun nga po, no? Sayang at ano, sayang at si Erica ay umayaw, ano, sa pagbablog ni Kalinga Prab. Kasi, siyempre, mas marami pa po siyang matatanggap, ano, kung nagtuloy-tuloy yun, ano. Eh pero hindi po 'yun inisip ni Erica, no. Kumbaga, ang inisip niya ay yung pag-anyang pag-aaral, ano, na siya ay makapag-focus, ano, sa isang banda, eh tama naman din po siya. Na siyempre dapat niyang unahin yung kanyang pag-aaral, ano. Kumbaga, siyempre yung tulong na dumarating eh sa ngayon lang 'yan, ano, pero yung talagang panghabang buhay na talagang kanyang magagamit, ano, eh yung kanyang pag-aaral, siyempre, ano, pag nag-apply po siya ng trabaho. Eh yung pag naka-graduate po siya, eh napakadali. Hindi naman po napakadaling mag-apply. Kaya lang ibig kong sabihin, eh hindi po siya mahuhuli. Ano? Ibig sabihin, eh kung talagang pinag-apply niya yung kanyang pinag-aralan, eh magiging alam na alam niya, ano, kaysa yung siya ay mga ngapapa. Parang ganun po yun, ano. Kaya, yun po, no? I-respeto na lang po natin kung ano pong ang decision ni Erica. Sana po, wag na po nating ibas si Erica kasi kawawa naman po yung bata, ano. Nababasa ko po sa mga nagko-comment na talagang binabas talaga nila si Erica, ano. At wala naman pong kasalanan dito si Erica. Sa totoo lang po, wala naman pong kasalanan din si Erica, ano. Hindi ko po alam kung ano po ang naging kasalanan sa inyo ni Erica at patuloy niyo po silang binabas. Ano po, sige po, maraming salamat po sa inyong lahat. At ako po si Tito Manny Vlog na nagsasabing God bless you all. Diyos mabalos.